So how to build God's kingdom in your home with a strong foundation? Kasi nga, the family you've been dreaming to build now na ina-actionan nyo ngayon by getting married will become part of the foundation of this country. The more families na matibay sa bansa, the more na tumitibay yung foundation. So, puntaan muna natin yung bahay na itatayo ninyo, yung foundation na magiging part ninyo sa bansa bago natin puntahan yung mga foundation na tinayo ng ibang family. Yung sarili ninyong family na binubuo ninyo is like the house na dapat environment ng Diyos, yung loob ng inyong tahanan. Sa loob ng tahanan ninyo na yan, dahil kayo nag-usawa, yan yung environment ng Diyos na kagaya ng ginawa niyo sa Garden of Eden. Yun dapat yung namamayani sa loob ng inyong tahanan. Yung relationship laws na binigay ng Diyos sa atin. So according to science, napatunayan nila na kanina na pag-usapan natin that the women are designed to be emotional, that the men are designed to be logical. Validate yan ng science because napansin nila yung mga babae, bakit ganito mag-react? Bakit sa tuwing sila ay nasasaktan, bakit sila ay madaling umiyak? Bakit yung mga lalaki, hindi naman umiiyak? Diba, Michael? Apo. Hindi naman ganun tayo kadaling mapaiyak eh. Matagal bago tayo mapaiyak ng babae. Okay? So, nung pinag-aralan ito ng science, nakita nila na ang nature ng babae ay emotional. Ang nature ng mga lalaki ay logical. Ang isang ruler sa bahay ay required talaga na maging logical. Ang isang hari sa isang kingdom ay kailangan logical. Isa pala yung sa requirement para magampanan yung kanyang role bilang ruler of the house. Nag-gets mo, Michael? Yes, po. Isa yun sa built-in features ng lalaki na maging logical para magampanan niya yung kanyang role bilang ruler sa bahay. Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? Yung pangangailangan ng babae ay dapat nabibigay ng ruler, ng hari. Ano yung pangangailangan na yun? If we go back to Ephesians chapter 5, mamaya makikita nyo, pinagsasabay na ginagampanan o binibigay yung needs ng helper na binigay sa atin. Hindi lang basta rule. Kasi pag puro ganun ang nangyari sa isang ruler, nagiging diktador. Diktador na lang. Wala ibang ginawa kundi gumawa ng batas. Disregarding the needs of the queen. Bakit may king and queen? Because the Bible is all about a kingdom. Yan ang set up talaga. It's not about democracy. The Bible is not about a democracy. Ang democracy, imbento ng Greek civilization. Ng mga Greek philosopher, imbento nila yan. You can never find any democratic principle sa Bible na may na entitled tayo sa opinion na pwede nating iboto yung mauupo sa gobyerno. Sa Diyos, walang ganyan. Hindi natin pinili ang Diyos. Hindi natin binoto ang Diyos. Dahil it will never happen na kailangan pagpiliin ng tao. Produkto lang tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng maging
mas superior sa manufacturer natin, sa Diyos natin. Okay, so how to build God's kingdom in your house or home? Mas dapat siyang tawaging home kapag puno ng pagmamahalan sa loob. Pag wala, house lang ang tawag. Okay? Pag walang pagmamahalan sa loob, house ang tawag. How to build a home with a strong foundation? Sabi sa Proverbs, wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, its room are filled with rare and beautiful treasures. Pag inunawa mo ito ay mabuti, nauuna lagi ang knowledge. As I've said kanina, puzzle. Puzzle kung minsan ang mga nababasa natin sa Bible. Bakit? Hindi naman nga kasi nag-i-explain ng Diyos. Okay? Diretso, kung ano yung lumabas sa bibig niya, kailangan basahin mo yung mind niya. Pagdudugdugdugtong may mga sinasabi niya, doon mo makikita, malalaman, yun pala yung sinasabi ng Diyos. Ganun pala. You will only come to that point if you study Him. If you study His words. If you study His mind. Doon mo makikita, marirealize. Now, sabi dito ng King Solomon, magkakaroon ka ng bahay na punong-puno ng rare and beautiful treasures, bawat kwarto, magkakaroon ka ng bahay na ganyan kung meron kang wisdom. How to get wisdom? Hindi naman yan automatic na wise ka na kagad. Di ba, Angelo? Paano ka ba naging web designer? Instant ba pagkapanganak mo, web designer ka na? Hindi. Hindi naman, di ba? Paano mo inumpisahan? Nag-aral po, tsaka through experience. Ayun. Alam mo yung pag-aaral na yan na sinabi mo? That is knowledge. Kinuha mo yung knowledge on how to be an IT designer, a web designer. Kinuha mo yung knowledge. Now, nung matutunan mo na, in-apply mo. Tama? Apo. In-apply mo because naiintindihan mo. Yun yung understanding. Understanding means comprehension. Right? Yes, po. So, then, nung in-apply mo na, ano yung sumunod na lumabas sa'yo? Yung treasures, which is yung nagka-work na ako. Yun, di ba? Nagkaroon ka na ng conclusion sa sarili mo, tama pala yung tinuro sa akin kasi in-apply mo. Di ba? Marunong na ako mag-design ng web because naumpisahan ko sa knowledge, then inintindi ko, naintindihan ko, then in-apply ko. Doon ka ngayon naging wise sa paggawa ng website. Kaya pag pinag-usapan website, sisiw lang yan. Di ba? Pag may kaharap ka, naintindihan ko na yung sinasabi mo. Alam ko na yan. Di ba? Ganon yung reaction mo. Yes, po. Bakit? Because you have the wisdom already. And wisdom means applied science. Ano ba yung science? Pinag-aralan, tinesting, napatunayan. So wisdom means applied science. So dahil may wisdom ka na sa web designing, ano ang sumunod? Kumikita ka na. Di ba? Binabayaran ka na. Yes po. Kung malaki pa yung bayad sa'yo, sumobra, dami mong savings, you will have everything na gusto mong mabili. Nag-asawa ka na ngayon. Madodoble na yung kailangan mong i-acquire to make your life comfortable.
Okay? Yes. So, yes. Magiging successful talaga tayo if we always do this formula. Gusto ni Luisa maging magaling na cook, mag-enroll sa culinary, iuunawain yung napag-aralan niya doon, understanding, tapos i-apply niya, matututunan niya ang culinary. Ano ang susunod? Kikita na siya. Kapag kayong dalawa nagtulong, nagsama sa pagnenegosyo, automatic darating ang pagpapala. Darating ang blessing. Kahit hindi kayo magdasal. Kasi hindi naman yun ang turo ng Diyos eh. Para tayo ay magkapera, magdasal, hindi yun ang turo niya. Ang turo niya, get knowledge. Intindihin mo yung knowledge na kinuha mo. Comprehension, unawain mo. Then, i-apply mo. You'll become wise. Yung knowledge na yan, job description yan. Paano maging husband? Paano maging father? One click na lang yan sa Google. Wala ka na tayong pwedeng i-excuse eh. Di ba? Kapag hindi mo alam ang trabaho mo, walang job description na binigay sa'yo sa trabaho, Michael, ano ang tendency mo? Walang job description eh. Oh, sige, you are hired already. Let's say, hindi mo alam yung posisyon. Anong tendency mo? Mag-i-experiment ka. Di ba? Walang job description binigay eh. Ah, tingnan ko nga to, baka matuwa si boss dito. gawin ko nga to. Oh, hula-hula, 'di ba? Walang job description eh. So, nag-asawa ka, wala ka idea about husband, wala ka idea about being a father. Ang gagawin mo, manghuhula ka. Kung ano nakikita mo sa daddy mo, kung ano nakikita mo sa kapitbahay mo, sa friends mo, gagayahin mo. E, iba-iba naman ang sitwasyon ng tao. Diba? Yes. Iba-iba ang purpose natin bilang tao. Iba-iba ang profession natin. Oh. In just one click, you can have the information about being a father or a husband. How to be a husband? Try mo i-Google ngayon. Napakaraming lalabas. Basta, yung information dapat naka-align doon sa design ng marriage, doon sa family. Kasi baka mamaya yung makuha mong information gawa ng mga satanista. Oh, di ba? Paano na? How to be a husband. Tapos ang author pala ng website, mga satanista. Oh, you have to know the source. Sino? Ganun yun. Through understanding, it is established. Understand each of those things that you learned about. Analyze how to do it. How to apply it. Pag hindi mo pala naiintindihan yun, humingi ka na ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo na ako maintindihan to. Okay? And by wisdom, a house is built. So doon na nade-develop, nagiging wise tayo. Doon tayo nagbe-benefit. Okay? During application of the knowledge that we obtain. Walang kukuha sa atin yan. Walang pwedeng umagaw niyan sa utak natin kapag nandyan na yan. Okay? That's why yung mga magulang, very common sa kanila yung pagsasalita na, anak, wala man lang akong maipamana sa iyo, pero yung magandang edukasyon na lang may pamamana namin. Di ba? Yun lagi statement ng parents natin, di ba? Ano ibig sabihin nun? They have built-in confidence na kapag knowledgeable ang tao, hindi siya magugutom. Nagets nyo? Apo. Never kang magugutom if you have knowledge sufficient. Lalo na nag-aral, nagsikap kang mabuti sa iyong mga pag-aaral. So, why a house with rooms filled with rare and precious treasures? Napakasarap umuwi sa bahay na punong-puno ng kayamanan. Gusto mo ba lumabas? Apo.
para dumiskarte, para maghanap buhay, hindi na. Because sa bahay mo pa lang, alam mo na na nandun yung treasure mo. Nandun yung asawa mong nagmamahal sa'yo. Nandun yung asawa mong inaasikaso ka. Hindi ka iniinsulto. Hindi ka sinasabihan ng masasakit na salita. Yun ang epekto noon, peace of mind. Gustong-gusto mong umuwi ng maaga ng ganun, di ba? Oo. Eh, pero kung bungangira yung asawa, the woman has the tendency to be nagir, ha? Luisa, be careful. O, kasi ang nature ng babae, madaldal. Nature, again, nature. I'm talking about nature, ha? Nature ng babae na maging madaldal. Maraming kwento yan, Michael. Kaya pag busy ka, yung kwento niyan, baka mailabas sa ibang tao, baka hindi makapagpreno, pati yung problema niyong mag-asawa, maikwento sa labas. Pag busy ka. Pag naging busy ka. Pag hindi ka nagbigay ng oras sa wife mo, you have to listen sa mga kwento niyan, sa mga laman ng utak niya. Ikaw lang dapat sumasalo niyan, hindi ibang tao. Apo. Right? Yes. So, the same formula na ginawa ninyo, pag naisalin niyo yan sa inyong mga anak, kakaroon sila ng guide. Magiging confident din kayo sa buhay nyo na hindi maliligaw ang mga anak ninyo because naituro nyo yung tamang guidance. Nabigay ninyo yung tamang informasyon sa kanila. Okay? So yung gagawin yung marriage, journey din yan, di ba? Kung sinasabi ng tao na life is like a journey, o, tama naman, biyahe, paglalakbay. The same thing with marriage. Hindi natin alam kung ano yung maabutan natin doon sa dulo. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari along the way. Di ba? Pero ma-anticipate mo, yes, ma-anticipate mo yung solution if you have the knowledge. Ano yung mga knowledge na kukunin mo? Yung mga nangyayari sa ibang pamilya. Bakit sila nag-aaway? Anong pinagkaawayan nila? Bakit sila nagkakagulo? Bakit ng babae yung husband? Bakit ng lalaki yung wife? Yun yung mga dumarating sa mag-asawa along the way na problema. Now, if you know your GPS, malayo pa lang, alam mo na yung danger. Okay? Alam nyo na, hindi mangyayari sa amin yan kasi alam namin yung gagawin. Yun ang difference kapag alam mo yung gagawin ninyo. Hindi ako magpapaka-super busy para may time ako sa wife ko. Nagets mo, Michael? Yes po. Kahit na provider ako, oo nga, kailangan kong magbayad ng bills, ng kuryente, ng tuition, oo nga, kailangan ko yun. Not to the extent na kailangan ko rin i-sacrifice yung oras ko para sa asawa ko. Ganun tayo dapat mag-isip. At hindi nyo ma-experience yung na-experience ng iba. Okay? Yes, pa. So, GPS, kailangan talaga sa biyahe? Kailangan, yes, Luisa? Apa. Okay. Kailangan yung GPS na yan para hindi maligaw, hindi tayo makasira ng buhay ng iba. Ang mga eroplano at mga barko, hindi pinapaalis ng walang destination. Pag binayagan nilang umalis yan, ano ang pwedeng mangyari ng walang GPS? Maliligaw. Maliligaw? Hindi makakarating din sa pupunta, dapat nilang puntahan. Ayan. Mauubusan ng gasolina din. Di ba? Apo. At ito pa ang pwede mangyari. Pwede silang makasira ng buhay ng iba. Di ba? Pwede rin silang makabangga ng ibang sasakyan. Bakit? Wala yung GPS na sinusunod nila. GPS eh.
Oo. Kaya yung what? Yung ano ba tawag sa tower? Control tower. Sila yung nagsasabi kung mababangga ang dalawang eroplanong buwa biyahe. Di ba? Sila yung nagtuturo. Bakit kailangan natin ng control tower bilang pilot o bilang kapitan ng barko? Because they see the big picture. Di ba? They can see the big picture. Ganun din sa ating pag-aasawa. We need God. Because God can see the bigger picture. Kaya huwag tayong magmagaling. Okay? Kailangan natin i-admit that we need God as GPS in our life, in our journey. Okay? Clear? Clear po. Very good. Very good. Now, ito ang GPS compass ninyong dalawa. The knowledge of God's true design of the family. Within marriage, screenshot nyo lang para you have reference. Screenshot to. Yeah. Okay na? Hindi ko po alam mag-screenshot dito sa ano. Picturean ko na lang po. Ah, sige. Okay na po. Okay. So yan yung mga Bible references pertaining to the design of marriage. Wives, andyan, ang role nila, helper, hindi katulong, hindi tagalaba, Michael, ha? Opo. Hindi tagaluto lang, ha? Yes, magluto ka, Luisa, patikin mo yung galing mo sa pagluluto. Pero, kailangan mong i-appreciate, Michael, yung kanyang mga ginagawa. Not just by words, but also by action. So dito natin makikita sa five things na kailangan ng bawat isa sa inyo. Five things your wife needs most. Ito ang findings ito ng science na naka-align sa design ng marriage doon sa Bible. Kaya sinishare namin. From allprodad.com. Five things your wife needs most on a daily basis. Ito ang babasa dito, Michael. Okay, basa, Michael. Medyo na-block po yung sa may lower left. Ayan. Wala na? Okay, wala na po. Number one is sleep. While the average person needs 7 to 8 hours of sleep a night to function at peak performance, women are naturally drawn towards needing more sleep than men. Many days, my wife will go to sleep before me and also wake up after me the next morning. And guess what? It's okay. Our wives need their extra rest and we should be pleased for them to get it when possible. Okay, dahil nga sa mas dinesign tayong lalaki na mas maraming muscle, mas matagal mapagod, sila hindi. Lalo na pagka nanganak yung babae, di ba? Ang niya, nangihina yan. Opo. Oh. May postpartum depression pa nga yan eh. Opo. Na kahit hindi mo inaaway, nadidepress yan after mga anak. Di ba, Luisa, nabalitaan mo ba yun? Apa. Oh. Na kahit wala kang ginagawa, nadidepress sila. Oh. The more they need longer sleep. Kaya unawain natin kapag sila ay natutulog ng mas mahaba. Okay? Yes, number yes. Two. Number two is words of affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that she is valued. While as men, we enjoy our wife reaffirming us and our roles, we need to make sure that we are constantly feeding affirmation into her heart and life as well. She thrives upon being affirmed by you. This could be by way of daily compliments, praise in front of the kids, or handwritten notes of love and affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that she is valued. Yan, nakita mo yung affirmation na kailangan nila. Araw-araw yan, Michael.
Yes. So siguro nila na mahal mo siya, maganda siya, ang sexy niya. Sa kanya lang, sa wife lang to sinasabi, hindi sa ibang tao. Opo. Pag na-tempt kang sabihin yan sa ibang tao, nalihis yung focus mo. Okay? And that's dangerous. That's dangerous because naiba yung focus mo, hindi mo lang mapapansin na mas maganda pala yung wife mo. Hindi mo papansin yung mga efforts na ginagawa niya sa pagpapaganda. Oh, nalihis na yung GPS mo. Okay? Kaya, Luisa, pag napansin mong ganun, ano gagawin mo? Compliment tsaka bawi-bawi po. Oo. Luisa, pag nakita mong nalihis yung focus ni Michael, diretsuhin mo uli yung tingin niya. Ha? Lagyan mo ng takip na parang sa kabayo. Takip dito. Para naka-straight lang yung tingin sa'yo lagi. Okay? Oh. Daily compliments, praise in front of the kids. Hindi pwedeng siraan ang wife sa mga bata. Okay? Magagalit sa'yo ang iyong mga anak, Michael. Hanggang pagtanda ng mga yan, dala-dala nila yan. The moment na nakita nila na sinisiraan mo yung nanay nila. Okay? Praise in front of the kids or handwritten notes of love and affirmation. Kailangan nila yan araw-araw naririnig, nararamdaman, at nakikita. Okay? Apo. Malambing ba siya, Luisa? Po. Malambing si Michael? Malambing minsan po. O minsan? Hindi, madalas po. Sabi nga niya, binobola ko na lang siya eh. Kasi ang dalas ko siyang sabi yun. Eh, compliment eh. Hindi, oh. Minsan lang. O, di na mo. Kumukontra. Minsan lang. Dati, bago kami. Ito, hindi na. Oh, Michael, may hugot yan. Baka sabi ko lang kanina, ang ganda-ganda mo ah. Michael, araw-araw nila kailangan yan. Sige, araw-araw po ulit. Araw, yes. Kasi needs, tingnan mo yung sabi ng science. Needs, hindi naman sinabing wants. Opo. Diba? Ano kaibahan ng wants sa needs? Yung wants gusto lang, yung need kailangan nila. Kahit ayaw mo. Opo, kahit ayaw. Kahit ayaw mong gawin, kailangan mong gawin. Kailangan pong pilitin kahit ayaw. Yes. Because they need it. Parang ganito yan eh. Ayaw mong magkotse because sobrang traffic, pero wala ka namang masakyan. Opo. Oh, wala kang choice kundi gamitin yung kotse. At para gumana yung kotse, kailangan mong lagyan ng gasolina. Opo. Ayaw mo man sa gusto mo. Di ba? Yes po. That's a law. Yung sasakyan, meron ding law. Kailangan tumakbo ng maayos. Lagyan ng gas. Kahit na nagtitipid ka sa ayaw at sa gusto mo, lalagyan mo ng gas. Sa ayaw at sa gusto mo. Kahit tipid na tipid ka. Di ba? Yun yung sinasabing needs. Number three. Number three is quality time. More than anything else, your wife wants from you. She wants more of you, and specifically more of your time. She wants you to talk to her, to spend time with her, and connect with her on an emotional and spiritual level as her husband. The only way that this can happen is through intentional spending and sharing regular moments of time, prayer, and dreams together. Yan, quality time. She wants more of you, more of your time. Ito yung sinasabi ko kanina. Maraming kwento ang babae, madaldal sila. Kaya nga pag chismis ang pinag-uusapan, laging ang suspect babae. 'Di ba? Pag may babaeng chismoso, 'di ba? Awkward. Opo. 'Di ba? Bakit parang bakit chismoso ka kalalaki mong tao? Hindi po bagay. Oh, 'di ba? Because it's unnatural. Dahil ang babae was designed to be talkative. Maraming kwento, maraming
gustong i-share? Opo. Pag wala ka, tatawagin sa friend. Oh. Don't let that happen. Paano? Yung naka-red. Nakita mo yung naka-red? Intentional spending. Pag sinabing intentional, anong ginagawa sa intentional? Sadya. Sadya, ilalagay mo sa planner. May reminder ka pa. 7 p.m., dinner with my wife. Eh, sinabihan ka ng boss mo, no, you cannot go home. Finish that project, Michael. Eh, nagluto si Luisa. Paano ngayon yan? Nag-effort si Luisa. Sarap ng luto niya. Overtime ka. Ano ngayon decision mo? Nag-expect siya. Opo. Pipilitin ko po umuwi. No, sir. Yes, sasagutin mo talaga. Kailangan mo manindigan. No, sir. My wife is waiting for me. We have dinner. Kung family-oriented yung boss mo, maintindihan niya. Maintindihan niya. Eh kung ano yan, kung yung boss mo, bading, hindi niya maintindihan yan. Opo. Oh. Sisantein kita. Sige sir, sisantein niyo ako. Madaling maghanap ng trabaho. Madaling palitan ng trabaho. Basta qualified ka lang. Mahirap magpalit ng asawa. Because ang epekto niyan ay lifetime. Okay? Yes po. So make sure na nandun sa schedule mo ang quality time with your wife. Next. Number 4, detailed communication. As men, we are satisfied with coming home, giving our wife a kiss, and hearing the words, "How was your day?" Good. And we are good to go. But more than your wife needs your lips at the end of the day, she needs your ears. She has plenty of things to say if you'll actually ask questions and make yourself available to just listen. She also wants to know more details, not less, about you and your day as well. A good husband must learn to be both a good communicator and a good listener. Yo, di ba? Nagdudugtong-dugtong na. Okay. She has plenty of things to say. Because alam ng Diyos ang design niya sa babae. Nung si Jesus Christ ay nabuhay on the third day, sino ang inutusan niya na ipagkalat na siya ay buhay na? Babae. Babae. I think si Martha. Nabilis ko malap ng balita. So, pag kausap mo na yung wife mo, Michael, you have to be detailed. Kasi pag hindi ka detalyado, alam nila na may kulang, magtutunog investigador yan. Tama, Luisa? Apo. Oh. Tsaka galing kanina, ay kumain lang kami nung best friend ko. Sinong best friend? At tapos babae pa. Ano kinain nyo? Oh. Para interview. Oh, pag hindi mo binolunteer yan, may irita ka lang, Michael, because they want to know details. Tama, Luisa? Apo. Oh, hindi sapat sa kanila yung sabihin mo lang na okay na, nilibre niya ako, tapos na, umuwi na siya. Hindi sapat sa kanila yun. Anong oras kayo naghiwalay? Oh, kaya kung ayaw mo mairita, Michael, i-volunteer mo na. To okay. Be detailed. Okay? And make sure that you are a good listener naman sa kanyang sinasabi. Okay? Yes. Number 5. Number 5, non-intimate physical affection. Every day, your wife needs you to hug her, to give her a kiss, and to tell her that you love her. She needs non-sexual expressions of your physical affection. This might include brushing up against her,
as you walk by in the kitchen, wrapping your arm around her on the couch, or simply holding her hand while walking together through the store. All of these things non-verbally communicate your love. They communicate to her that she is yours and you're thankful for it. Oh, ito na yung sinasabing pagiging malambing. Kahit na busy ka, kailangan mo rin siyang yakapin. Kahit na naghuhugas ng plato o nagluluto, oh, sarap niya niluluto mo, honey. Ah. Diba? Yung mga ganun. Oh, yung sinasabi ni Luisa kanina, Luisa? Po? Sabi mo kanina na minsan lang malambing. Totoo yan, may hugot yan. Ay, sir, yung holding hands ko nga po siya ngayon, tinatanggal niya eh. Luisa. Pasmado kasi. Hindi, pasmado po kasi yung kamay ko. Ah, pasmado. Luisa. Po. Kailangan ng cooperation, ha? Pag ginagampan na naman ng husband yung kanyang role, you need to cooperate. Okay? Huwag mong i-reject. Oo. So, 5 things, madaling tandaan. Balikan natin. Sleep. Intindihin natin. Kailangan ng katawan nila na mas mahabang pahinga. Words of affirmation. What else? Quality time. Detailed communication. And non-intimate physical affection. Ayon sa book na ito, nag-survey daw sila, pinakamaraming kinagagalit ng mga babae ay ito. No, I love you after a few years of marriage. Nung bago ikasal, I love you ng I love you. Nag-asawa na, bihira na mag-I love you. So ang babae, advance mag-isip yan. Pag hindi na nasasabi yan sa kanila, baka may sinasabihan ka ng iba. May iba na ina-I love you, honey. Yes. Ganun sila mag-conclude. Because they express what they feel, not what they think. Tamang hinala po, parang ganun. Yes, ganun yun, ha? They express what they feel, not what they think. Okay? Saying harsh words to your wife. Forgetful, malilimutin ng mga lalaki. Issue yan sa mga babae. O, kalimutan mo na yung anniversary, wag lang yung birthday nila. Away yun. Kahit anniversary po. Oo. Away din. O. Kasi nga, dahil logical yung lalaki, trabaho ng trabaho, isip ng isip, diskarte ng diskarte, yung mga mahalagang araw, nagiging secondary na lang. Which is hindi naman sinasadya. Okay? Para walang problema, i-record. Lagay sa planner. Okay? Ako nga, yung anak ko, hindi ko kabisado lahat ng birthday. Paano pag tinanong po kayo bigla? Nagbibilang muna ako. Oo. Kasi nga, nagiging malilimutin tayo talaga eh because of the use. Constant use of the brain. Yes. Logical nga eh. Okay. So, spending too much time on TV, gadgets, friends, social life. That's a no-no na kapag nag-asawa na. The priority is now your wife. Nahihiya pag sinasabi yung feeling sa public place, sa asawa. Oh, nag-I love you si wife. Huwag dito. Kakaya. Ang dami nakakarinig. galit yung mga babae dyan. Bakit? Kinahihiya mo ako? Diba? Anong dapat ikahihiya, Michael? Kapag ka gusto ng kiss, pero pagka yung salita lang, okay lang. Wala dapat ikahihiya. Eh kasi yung kultura natin, diba? Opo. Tinuruan tayo na, ay, nakakaya. Nagahalikan sa daan, no? Eh, hindi naman kayo nagtotorid kissing sa kali. Diba? O nagtotorid kissing kayo, ayan. Ibang kultura yan, di ba? Ang Amerikano, mga ganun na po. Oo, pinalaki tayo sa kulturang ano eh, mainhin eh. Which is, ako, I don't agree. Kasi, na-abuse, nakagaya na, nahihiyang sabihin sa public yung asawa niya. Bakit? Baka lang dito yung
baka nandito yung ano yung sales lady na nagustuhan ko eh, no? Baka may sumusunod eh. Naiyang ipaalam sa buong mundo na siya ay married na. Don't be like that. Huwag mo silang gayahin, Michael, ha? Yes. Not showing genuine concern to your wife? Pag naglalakad kayo, sa mag-asawa, common na nakikita ko, nasa likod na lang lagi yung babae. So, eh, pag nahulog yung sagdanan, sino magpapa-hospital? Pwede yung husband, nahulog sa embornal, nakatalikod ka, hindi mo alam eh. So, paano ang paglalakad? Para nakikita ng bawat isa. Side by side. Side by side. Hindi na uuday. Oo. Okay? O pag mag-boyfriend, girlfriend, side by side. Di ba mag-asawa na? Wala na. Oh. Okay? Make it a practice to walk side by side together with the kids para nakikita ng bawat isa yung danger na paparating. Okay? Yes, boss. In one word, your wife's greatest need is overall, top one, need ng babae na dinesign ng Diyos, ano? Ang attention, ang attention ng husband. Love and attention. Love. Pag love mo asa, pag love mo ang wife mo, bibigyan mo siya ng attention. 'Di ba? Pag love mo ang wife mo, hindi mo siya kasabihan ng masasakit na salita. Pag love mo ang wife mo, aalagaan mo siya. Etc., etc. Yan ang top one overall na tinanim ng Diyos sa katawan ng babae na pangangailangan nila. Love. That's why they are emotional. That's why the husbands are instructed to be, not to be harsh to them. Kasi nga, they are emotional. Now you get the point, Michael? Yes, po. Yan. Loving your wife also means being there for her in sickness and health, 24/7. Loving your wife also means that she is your priority. Okay? Yes, po. And giving her correct guidance in life. Pag-usapan natin yan kanina. Yes, po. Husbands are cultivators of their wives. Kailangan manatiling maganda, sexy si Luisa. Kanino ang reflection kapag ka naging losyang si Luisa? Sa partner niya. Kanino? Sa akin po. Sa'yo. Sa partner niya. Oo. At ito pa ang isa, Michael, natatandaan mo. Kapag ginagastosan nila yan, hindi sila natutuwa. Pag galing sa bulsa nila. Tama, Luisa? Parang matutuwa pa din po kahit sila gumastos. Hindi. Mas masapit sa feeling pag sila. O, nakita mo? Kasi meron din silang built-in or natural feeling na lahat ng pera nila sa kanila lang. Yung pera mo, Michael, sa kanya din. Yung pera ng mga lalaki, sa kanila din. They have that natural feeling. Bakit? They need that pampering. Kasi nga baby eh. Nakitindahan nyo na? Yes po. Pinapabayaan ba natin yung baby na bumili siya ng sarili niyang gatas? Hindi po. Di ba hindi naman? Opo. Oh, galing nga sila sa katawan ng lalaki. They are our baby. Now, nakuha mo na kung bakit sila may feeling na ganun. Opo. Saka hindi nila sinasabi kung magkano savings nila. Luisa, sinasabi mo ba kay Michael yan? Magkano savings mo? Hindi po. Oh. Hindi sinasabi. Minsan. Secret yan sa kanila, Michael. Pero ikaw, kailangan alam nila kung magkano ang savings mo. Alam ng wife mo
magkano naman ang bangko mo. Okay? Dahil pag hindi nila, pag hindi mo pinapaalam sa kanila 'yan, anong isipin mo, Luisa? Itinatago. Itinatago. May ginagastusan na hindi mo alam. 'Di ba? Oh, delikado 'yon, Michael. Pakita mo lagi yung bank account mo. So cultivator tayo eh, 'di ba? Sabi nung kanina. Yes po. Tama yan sa trabaho natin, pagandahin lagi yung asawa. Kung ano tinanim, siyang ating aanihin. Okay? Maganda ang asawa, makikita ng tao, uy, maalaga si Michael. Di ba? So, ruler, ito na, pinag-usapan natin kanina. One that governs, galing yan talaga sa salitang emperor or king. One that exercises supreme power over others. Kaya nga nandun yung instruction ng Diyos, wives, huwag ka makipagsagutan sa husband mo. Mag-submit ka, baba ka muna para hindi kayo magsabong. Ganun yun. So yung ezer, helper, ang description ng Diyos dyan kay Eva nung binigay niya, nung nilagay si Eva sa garden, ang description sa kanya ay helper. Katuwang, hindi katulong. Katuwang sa buhay. Kaya yung katuwang na yan, it goes malawak yan. Halimbawa, kung nagne-negosyo ka, Michael, hayaan mo ba, Luisa, na yung sekretary nagbibilang ng kinikita ni Michael? Hindi po. Hindi, di ba? O, huwag mong hayaan ng sekretary nagbibilang. Dapat ikaw yun, Luisa. Ibig sabihin, tumutulong ka sa negosyo niya, managing finances, managing clients. Kung magaling ka sa accounting, di ikaw mag-ingat yaman nung kinikita ni Michael sa business. Okay? Ganun yun. So, husband, study level 2 of marriage and family. How to be a good husband and father. First layer ng foundation pa lang to na sinasabi ko sa inyo, na binibigay ko sa inyo. First layer. The next layer na dapat yung idagdag para tumibay yung foundation, nasa inyong kamay na yon. Okay? Yes, pa. Now, para kay Luisa, anong oras na? Abot pa tayo? Anong oras na ulit? 155. Pwede pa? 155. Mabibilisan ko na lang. Bilisan natin, ha? Para sa husband mo naman to. Yung needs niya araw-araw from patios.com. 5 things your husband needs every day. Number 1. Basa. Daily needs of men in no particular order. The needs to feel respected. A man's needs for respect is every bit as strong as his needs for sex. Even in those moments when he doesn't deserve your respect, still give it and you'll be affirming him and bringing out the best in him. Ironically, your husband usually needs your respect the most in those moments when he deserves in the least. Okay, thank you, Luisa. A man's need for respect is every bit as strong as his need for sex. Ibig sabihin, yung mga araw, oras, panahon na ayaw mo siyang irespeto, for any reason, galit ka, may tampo ka, or whatever, doon kailangan ng lalaki ng respeto. Okay? Science na yung nagbabalidate nito. So, huwag mo siyang tatalikuran. Pag nagkakaroon kayo ng diskusyon, ibigay ang respeto. Pakinggan yung kanyang point. Makinig mabuti sa sinasabi ng husband. Okay, Luisa? Apa. Yan, thank you. Number 2. The need for reflection. Most men have a hardwired need for daily silent reflection. They need to unplug and decompress. This isn't an excuse to lounge on a recliner all night drinking beer and watching Sports Center, but do your best to give your husband some time daily to have few moments or uninterrupted time to reflect and decompress. Yan, time to reflection. Alam mo, tawag ng mga lalaki dito, me time. Kaya lang, yung me time na yan,
Kailangan ng lalaki talaga yun. Yung konting space, yung hindi ka muna makikita, sandali. Kasi nga, logical eh, di ba, Michael? Yes po. Oh, oh, Luisa, di ba, pinag-usapan natin kanina? Counted po ba yung paglaro ng game ng Dota after work, pang decompress? Basta a few moments. Nabasa mo dito a few moments? Opo. Yes po. Kanya po, tagal. Oo. 4 hours. 4 hours. Inoorasan ko siya. 1 hour lang po. Oh. A few moments lang to, Angelo. Kanya yes po. Oras. Baka nga minutes lang ibig sabihin nitong moments eh. Minutes. Hindi. Eh. 1 hour po ang ano, max. Ay, hindi po 4 hours. Hmm? Oh, hindi right. Ito a few days ha. Opo. Hindi a few days, tandaan niyo ha, a few moments to an interrupted time to reflect and decompress. Eh pag nagdodota ka, Michael, nagre-reflect ka ba no? Nadi-distress po na tatanggal po yung pagod ko sa work. Tapos, okay. Ayun po. Yun po yung pang okay. Para okay. Makalimutan ko po yung work saglit. Okay, o pag may mga anak ka na, hindi mo na magagawa yan. Opo. Kaya po sinusulit ko na din po sana. Oo. Hanggang January 7 ka na lang. Yes po. Kaso, ngayon po, ayaw na eh. Ayaw na payagan. Nagpaalam po, binayagan ko siya. Isang oras lang, Luisa. Lagyan mo na lang discipline, Michael. Yes po. 1 hour. 2 hours, binaalam mo, 2 hours. Yes po. Para at least may agreement, di ba? Walang pag-aawayan, may agreement eh. Susunod ka lang talaga sa rules. Okay? Yes, so, number 3. The need for sex. The husband doesn't always have a stronger drive than the wife. But most men need sex while fulfillment and frequency as their number one or number two need in marriage daily. Intercourse may not be possible or practical, but make frequency or a priority. For more on okay this. Okay na. Baka kung saan tayo makarating pag kinlik natin yan. The need for sex. Mas kailangan to ng lalaki, Luisa. Alam mo kung bakit? Nagpo-produce lagi ng sperm araw-araw yung katawan ng lalaki. At kailangan nilang ilabas yan. Pag nag-asawa, sa asawa lang yan ilalabas. Hindi sa labas ng bahay, Michael. Yes po. Okay? Sa asawa lang. Napanood niyo yung video ni Dr. Miles Monroe about sex? Opo. May seasons ang babae. Nalala niyo? Opo. 4 seasons. Oh, 4 seasons. So pagka mayroong menstruation yan, anong season yun? Yung malamig. Winter. Opo. Anong solusyon? Bawal control. Control yourself. Control yourself. Magpaka-busy ka. Yes po. Oh, after nung winter, ano susunod? Nabubuhay na uli. Opo. Bumabalik na po siya, hindi na po siya nagiging tigre. Oo, nagiging summertime na, nagiging mainit na uli panahon. Minsan sila pa 'yung magyayaya. Opo. Okay? Kaya hayaan mo lang pag winter. Okay? Yes po. Kaya alam niya may panahon, everything is a season, tama. Number 4. The need to feel productive. Men can gain deep levels of satisfaction, energy and self-respect from what they produce daily through their career and their service. Men want to know their work is making a positive difference. A female husband's work inside and outside the home and look for ways to encourage and support his endeavors. Laging gusto ng mga lalaki yung na may na-accomplish. Tama, Michael? Yes, po. Pag meron tayong hindi natatapos, di ba nakaka-frustrate yun at the end of the day, dami kong hindi natapos, kakainis, di ba? Frustrating yes, sa lalaki yun eh because we have this feeling na kailangan ma-accomplish, kailangan matapos. Ang sarap nung feeling pag natapos na eh, di ba? Eh, minsan may mga boss na walang pakialam. Kahit na accomplish na, kahit na tapos na, kinukuha yung credit ko minsan, di ba? Tinitake yung credit.
Yes. Saan kukunin ng husband yung credit pag hindi nabigay ng boss? A wife kukunin. Okay? I know you can do that. Ano tawagan yung dalawa? Babe. Babe? Apo. Okay. Alam ko kayang-kaya mo yan, babe. Kaya magaling ka talaga dyan. Hindi lang napapansin ng boss mo. Baka insecure lang sa'yo yun. Okay? So, affirm your husband's work inside and outside the home. Thank you, babe. Nilinis mo yung garahe natin. Salamat naman. At ikaw na yung nagluto ngayon. Diba? Ganon din, Luisa. Kailangan mo rin mag-compliment. Kailangan din ng lalaki yun. Okay? Yung ibang babae kasi, dahil hindi nila alam to, o yung iba naman, hindi lang ginagawa, sinisisi yung husband. Ikaw naman kasi, sabi ko na sa'yo, mag-resign ka na dyan eh. Yung boss mo, sira ulo yan eh. Di ba? Pag ganun ang ginawa ng babae, nakuha ba yung purpose? Hindi. Sinisi mo pa yung husband mo, and that's not the way to run the life of your husband. Hindi ka inappoint ng Diyos para patakbuhin ang buhay ng husband mo. Nakita nyo yung pinag-aralan natin kanina, naalala nyo? Diba? So, always affirm. Affirm. Give the encouragement na hindi nyo nakuha sa labas ng bahay. Hindi nyo nakuha sa work. Number five? The need to feel strong. Every little boy wants to grow and be a superhero, and grown men still hold those same desires to be strong and heroic. Regardless of how much or little we can bench press or the size of our love handles. We want to feel like powerful protectors of our families. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So build him up and help him become the best version of himself. Yan, dahil nga leader ang design ng husband, protector, may time na nanghihina rin. Pag nanghina, saan kukuha ng lakas? Sa wife. Yung mga encouragement sa wife yan kukunin. Pag hindi na kukuha sa wife yan, ang tendency ng husband, kumuha ng source sa ibang bagay. Which is, ikaw as wife, yung una niyang inaasahang magbigay. So don't fail to give that. Okay? So five things lang, balikan natin. Number one, the need to feel respected, the need for reflection, the need for sex, the need to feel productive, and the need to feel strong. So according to this book din, kinaiinis ng mga lalaki daw, survey says, mga kinagagalit nila, yung nagger. Ulit-ulit na salita. Hindi naman, wala namang kapansanan yung ating pinakakasalan, pero bakit kailangan ulit-ulitin yung sinasabi? Diba? Hindi kailangan ulit-ulitin daw. Ayaw ng husband ng maingay. No respect to husband's time at work. Intindihin, kapag alam na nasa work, huwag guluhin, huwag istorbuhin. 8 to 5, pag-aari ng employer. Anong pag-aari ng husband mo? Lunch break at snack time. 5:01, pag-aari na ninyong mag-asawa. Okay? Eh kung sarili nyo na yung business, hawak nyo na yung buong oras ninyo. You can adjust anong oras ninyo gustong mag get along together. Galit ang mga lalaki sa babaeng magastos. Kahit sarili mong pera yan, Luisa, kailangan may approval ni Michael. Dahil disrespeto yan sa husband kahit na sarili mong pera. Magmamalfunction siya. Magre-reklamo. Pagtiwalaan yung husband. Kapag nakita mong sincere, gumagawa na ng way para i-correct ang isang bagay, pagtiwalaan. Okay? Bigyan ng chance. A disorganized home is a sign of dishonoring your husband. Gawing ka-excited ang bahay na uwian ng maaga. Pag magulo ang bahay, hindi yan excited uwian. Kaya ang husband, mag-i-stay sa labas, papalipas ng oras, until ma-assume niya na baka malinis na yung bahay. Baka alas 10 malinis na yung bahay. So, gano'n na nangyayari.
no consent of the husband in going anywhere. Hindi pwedeng, babe, nandito ako sa ano ha, sa grocery ha, hindi na ako nakapag-text sa'yo. Maaga pa lang, sabihin niyo na agad yung activities ninyo. Para alam nung husband, di ba, kung may mangyari sa'yo, sino bang mananagot sa'yo, Luisa? Siyempre, siyempre siya, di ba? So, ipaalam at hintayin pumayag. Okay? Apo. Thank you. Baka naman kasi mamaya may plano pala siya na mag-groceries. Di sabay na kayo. You have to really give what's on your mind sa husband mo. Dahil sila yung husband yung mas nakakapag-isip ng malalim para sa ikabubuti. Minsan sa ikatitipid. Okay? Awesome. Oh, thank you. Now, in one word, what is your husband's greatest need? It's simply called... Top one. Neon. Love. Ikaw yung may pangangailangan ng love. So yan yung inutos ng Diyos through Apostle Paul. Wives, respect your husband. Nandun din yun sa chapter 5 ng Ephesians. Respeto. Siyempre, pag nirerespeto mo yung husband mo, hahayaan mo ba siyang magalit? Siyempre, pag nirerespeto mo yung husband mo, aalis ka ba ng walang paalam? Yung mga ganon. No? That's the... Yan yung chip. Alang respect chip na nakatanim sa lalaki. That's the component na kailangan ng isang ruler. Okay? To be respected. So ito yon. Husbands, love your wives. Wives, respect your husband. Ayan na yun. Ayan yung GPS. So when you respect, you don't have to yell or shout at your husband. Okay? When you respect your husband, you don't have to be sound sarcastic. Okay? Hindi kailangan maging sarcastic because you know your husband needs respect. At do not ignore your husband. It's also a form of respect by not na hindi mo ini-ignore yung asawa mo, yung husband mo. At hindi mo iniinsulto ang husband mo. That's form of respect. At hindi ka nagdadabog sa harapan ng husband mo. Okay? Subukan mong pagbagsakan ng pintuan niya si Michael. Hindi matutuwa yan. Okay? Di ba, Michael? Imaginin mo lang eh. Hindi matutuwa yan. So, wives, you're not designed to rule over your husband. No one knows the product well other than the one who made the product. Pakibasa nga, Michael. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Colossians chapter 3 verse 18 to 19. Paikot-ikot, the same thing na laging sinasabi. Because yan ang design ng male and female. And so, nakuha nyo na yung first layer ng foundation na dapat nyo malaman. First knowledge na kailangan ninyo to be effective in your roles. Dagdagan nyo pa by searching your other roles as husband and wife. Any questions? Wala naman po. None so far naman po. Clear naman po lahat. I hope may natutunan kayo. Yes po, marami po. Apo, marami po. Yeah, bigyan nyo lang kami ng konting feedback sa si Luisa muna. Ano yung mga realization na lumabas sa'yo after knowing all these things? Followed by my guest. Yung natutunan ko po is kung paano mas maging strong yung foundation ninyo and kung paano mas i-improve pa yung mga dapat at yung mga dapat na hindi yung mga hindi dapat gawin para para hindi magkaroon ng away. Very good. Alam mo na, ha? The more you know it, the more you know how to act, how to react to a situation.
Okay. Ikaw, Michael. Ako naman po yung importance ng marriage, lalo na kapag ka magbibuild na ng family and yung bond ng husband and wife. Yan, very good. So I hope pag nyong kalilimutan yan, tuloy nyo lang yung pag-i-study about parenting, lalo na pag nagka-baby kayo. It's another role na iba ang hat. So every hat may kanya-kanyang job description. And you have to know that. Then you apply. Then you will have a house with rooms full of rare and precious treasures. Okay? Yes. So, congratulations again for coming to the right institution. Thank you po. Maraming po kami natutunan. Yes, and enjoy your married life after January 8th. Yes, so, isi-send ko yung link ng video ni Father ha. Panoorin nyo mamayang gabi. Yes, po. Thank you. Good night. Thank you, po. Bye-bye, po. Salamat. Thank you, po.